Hello guys, welcome back to my YouTube channel at kumusta po kayong lahat. So ngayong episode guys ay nandito tayo sa may sentro ng Macau. At ipapakita ko sa inyo guys yung mga murang hotel dito sa may malapit lang sa Senado Square. Ito yung nasa sentro. So marami mga nagtatanong sa akin, may mga may message, personal message sa aking page kung saan daw ba at ano daw ba yung mga hotel. At gusto daw nila makita kung anong klase daw yung mga hotel na mura dito sa Macau. So nandito lang ito guys sa may sentro ng Macau. Papakita ko sa inyo, tatanungin natin yung mga presyo nila. At ilalagay ko na rin guys yung kanilang email address. Pwede kayong mag-send ng email sa kanila. O pwede nyo silang tawagan, ilalagay ko yung mga number nila. Yung mga walang email address na hotel, ilalagay ko yung kanilang telephone number. Pwede nyo silang tawagan guys. At itanong kung may available silang room at kung magkano yung room nila, room rate nila ng araw na pupunta kayo dito. So tara guys, samahan nyo ako. Pero bago lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. So tara guys, samahan nyo ako. Hello guys, welcome back. Nandito tayo ngayon sa Rua da Felicidad. So isa ito guys sa pinakamatandang daan dito sa Macau. So kung makikita ninyo, matatanda na yung mga building dito. Sobrang tagal na ng mga building ginawa. So tinatawag nila itong Happiness Street, itong lugar na to sa English. So dito rin matatagpuan yung mga inn o mga hotel na mura malapit sa lugar na to. So kung makikita ninyo yan, yung mga restaurant, mga bilihan ng mga jade, mga bilihan din ng alak at mga souvenir, mga restaurant na matatanda nandito na. Mga Cantonese restaurant, luluto sila dito ng mga Cantonese cuisine. Ayan. So sa taas na yan guys, yung street ng kung tawagin sa atin sa mga Pilipino, mga kababayan natin dito ay Quiapo Street. Kasi dyan mo matatagpuan yung mga tindahan ng mga Pilipino, mga restaurant ng Pinoy, bilihan ng mga grocery ng Pinoy. So yan yung, so kung makikita nyo guys, ang daming tao dito kasi maraming mga maliliit na kainan dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga hotel na mura. So kung gusto nyo pumunta dito sa Macau at gusto nyo matulog sa mga murang hotel, so ipapakita ko sa inyo mamaya. So ito yung makikita ninyo, mga restaurant na maliliit. Maraming Pilipinong mga nakatira dito sa lugar na to. Puntahan din ito ng mga turista. So Yoyo Mart yan, titinda ng mga Philippine product yan. So ayan, ito yung Quiapo Street. Dami ng tao dito guys. Yeah, mga turista yung mga pumupunta dito kasi ito yung maraming restaurant na mga Cantonese cuisine. So ayan guys, dadalhin ko kayo doon sa mga hotel kung saan yung hotel na mga mura dito. So dito nyo matatagpuan sa lugar na to yung mga inn o mga hotel na mura. Ayan, kung pupunta kayo dito sa Macau at gusto nyo tumira dito sa mga mumurahing hotel lang o mga inn, so ipapakita ko sa inyo nandito sa lugar na to. Malapit lang ito sa sentro ng Macau. So nandito lang sila sa may San Malo, malapit. Ito yung pinakasentro ng Macau. So maraming mga turistang pumupunta dito at nagche-check-in sa mga hotel dito sa lugar na to. Kasi ito yung pinakamalapit sa mismong city, sa mismong sentro ng Macau. So pero kung gusto nyo ng mga hotel na 5-star hotel, yung mga malalaking hotel, so nandun yun sa mga Cotai Strip. Ayan. So ito guys, pakita ko sa inyo.
dito guys sa lugar na to, mayroong hotel Cuba. Yan. Nasa 400 yung check-in dyan per night. Saka itong katabi niya, Villa Universal. So napakaluma na tong building na to, pero kung hindi naman kayo maselan sa mga titirahan, so ito, pwede kayo dito. So ayan yung telephone number nila. Malinis naman guys yung mga hotel. So dito yung talagang pinupuntahan ng mga turistang Chinese. At dito sila nagche-check-in sa mga hotel na to. So kung makikita ninyo, may mga bilihan din sila dito ng mga almond cookies. So ayan, kung ano yung nandun sa may papuntang Broken Charts, meron din dito. Kaya medyo gabi na. Pangit ng panahon ngayon kasi mapag. So dito naman sa kabila dito, may mga hotel din na umurahin. So nagre-range guys ng 400 per night. $400 yung per night nila dito. Uli tayo samon. So ito guys yung hotel dito. Kaya kung makikita ninyo, maganda rin yung lugar. Maganda yung reception. Paso tayo. So ayan, hotel ganito. Ito pa tayo dito sa kabila. Hotel Manba. Ito yung Hotel Manba. So ito yung gilid. Ito yung labas ng hotel. Hotel Manba. So ito yung reception, pupasukin natin. So yung ibang hotel guys, ilalagay ko yung email address nila kapag gusto nyong mag-check-in o gusto nyong kumuha ng room, pwede nyong i-email sila at magtanong kayo. So itong hotel na to, wala silang email address. So ilalagay ko na lang yung kanilang telephone number. Yan. So dito sa hotel na to, 480 per night ang kanilang room. Ayan, pagka dito sa labas may mga restaurant, Chinese restaurant. Ayan, kung gusto nyo kumain. Dito guys, meron din ditong mga inn, yung mga maliliit lang na inn. So itong mga inn na to medyo mura-mura kasi maliliit lang sila. So last time na mayroon akong subscriber na pumunta dito sa Macau, from India sila. Dito ko sila kinuha na ng room. Patulong sila sa akin na kumuha ng room, maghanap ng room. So kung hindi kayo maarte sa room, yan, sa mga hindi maarte na maghanap ng room, so dito sa lugar na to. Ito yung sentro guys ng Macau. Nandito tayo sa pinakasentro ng Macau. Puro restaurant dito. So maraming inn dito sa lugar na to. Ito yung ayan, Master Hotel sa labas. And then yung Master Hotel. Ito naman ay Hotel Hokong. Yan, maraming hotel dito guys na maliliit. Ito naman yung restaurant, Thailand restaurant. So tarong natin kung magkano yung per night nila dito. Ito yung Hokong Hotel guys. Yan, nagtanong ako sa loob, 400 per night. So punta tayo dito guys, kabila. Dito mayroon ding mga maliliit na villa, maliliit na inn, yung mga maliliit na rest na hotel. Pwede kayo mag-check-in. So ayan, kung makikita nyo yung building na yan na nasa unahan natin. Mayroong isang floor dyan, yun o, Hotel Pung Loy. Yan, nakalagay yung pangalan niya sa taas. 350 per night dyan. Nasa third floor sila. So kung gusto nyong
mag-check-in o pumunta dito sa mga plan yung pumunta at gusto nyo tumira sa medyo murang hotel, so ito yung lugar guys na pwede sa inyo. Yan, Bilya Bingba. So sa lugar na to, itong hotel na to ay 400 per night ang room nila na nasa second floor. So pagkalabas nyo dito, diniretso nyo itong lugar na to, itong street na to. Ito yung papuntang Senado Square o yung Broken Charge, St. Paul Broken Charge. Ito yung lugar na papunta doon, ito yung daan. So kung yung mga kung gustong pumunta dito sa Macau ay makakuha lang ng mumurahing hotel, ito yung lugar guys na maraming murang hotel. Kaya kasi yung mga hotel doon sa Cotai Strip, kasi mga 5 star hotel yun, yung medyo mahal yung mga nandun, aabuti ng nasa 2,000, 2,500, 1,000, yung mga ganun. Ito meron din ditong inn, Bilya Tongking. Yan, nagre-range ng 400 guys yung per room nila dito, per night. Yung lugar na yan. So marami mga shop dito. So kung gusto nyo pumunta dito sa Macau at mag-stay ng halimbawa isang linggo o per night, how many days, so ito yung mga nire-recommend ako sa inyong lugar. At wag na wag kayo guys titira sa mga transient room, yung mga kasi may mga nagpapa-transient, makikita nyo naman sa FB na may mga nagpapaupa ng transient room. So wag na wag kayo guys kukuha ng mga transient room kasi mga illegal yung mga yon. So hindi ko nire-recommenda na kumuha kayo ng mga transient room. So although mura-mura yung pa-rent nila kasi nakalagay minsan sa ano, sa FB nila, 350 Hong Kong dollar per night. So kumuha na lang kayo ng hotel kung saan ay legal pa yung titirahan ninyo. So hindi ko nire-recommenda sa inyo yung mga transient lang na room dito sa Macau kasi delikado yon, illegal yon. Pagka nahuli kayo ng police, magpapain pa kayo at mapapauwi pa agad kayo. Sayang lang yung bakasyon nyo dito sa Macau. So ayan, ito yung pinaka main road papuntang Senado Square. Yan lang yung Senado Square guys. Pag diniretso mo yan, yan ay Lisboa. Sa unahan na yan. Dito naman sa kabila, ito yung Ponte 16, dito sa kabila na yan. So yung kabilang building na yan, meron ding hotel dyan, bagong gawa. Bilihan ng mga almond cookies at saka ng mga dry meat. Okay. So dito sa lugar na to guys, marami pang mga hotel na mura. So ayan yung ano, ito yung lugar na talagang mura yung mga room ng hotel, ng mga inn. So kung gusto nyo mag-stay talaga na ang dito kasi yung kapag hindi ka naman maarte sa room, okay na dito. Ganda na dito sa lugar na to. At kung gusto mong makamura, gusto mong makatipid, dito ka sa lugar na to. Nandito lang ito sa May Camping Community Center. Nandito tayo guys sa May San Fong Tong Commercial Inn. So ito yung hotel. Medyo mataas siya, bago lang itong hotel na to. So papasukin natin guys, punta tayo doon sa kanilang reception. Tanong natin kung magkano yung room nila per night. So ito yung south wing ng hotel. So yung reception nila dito guys ay nasa first floor. Ayan kung makikita ninyo nakalagay dyan. Guest room. Hanggang 5th floor yung guest room nila. Dito na tayo sa first floor. Ito yung lobby.
700 per night dito. So maraming hotel na mura dito, guys. So ito ang hindi alam nung ibang mga pumupuntang turista dito. Itong lugar na to. Ito yung pinaka sentro ng Macau. Maraming hotel na maliliit dito. So kung gusto nyo pumunta dito, guys, at mag-check-in. So sa baba lang nito yung mga restaurant. Mga bilihan ng pagkain. Ito, East Asian Hotel. Nandito yung kanilang lobby. Ito, East Asian Hotel. So hindi ko alam. Tatanong natin, guys, kung magkano ang per night. So ayan, maganda yung kanilang lobby. Yung reception. Yung receptionist. Yung kanilang lounge. Pero elevator hanggang 8th floor. Free wifi. Kasi niya mana ito ah? Saipam. Okay, bye. So ayan, guys, tinanong ko yung per night, 450 per night. Ito yung hotel, guys. So 450 per night, regular room. So yan lang yung Ponte 16 Sofitel Hotel. Malapit lang. Nandito lang, guys, yung sentro ng Macau. So napaka mura ng mga rooms dito kumpara sa mga hotel dyan sa Putai. Dito yung mga murang hotel. So ayan, nandito yung mga restaurant. Ayan yung Grand Lisboa sa kabila. So marami mga Pilipino dito, guys. Kung pupunta kayo dito, pwede kayong magtanong-tanong kapag ka nawala kayo, pag naliligaw kayo. So karami ang kababae natin dito nakatira sa lugar na to. So ayan lang, guys, hanggang dito na lang yung aking video. At maraming salamat sa palagi niyong panonood ng aking mga video. At hanggang sa muli. So see you next time. Bye.